What is up guys, Hate here and welcome to another video. And today, nandito ulit tayo sa ating daily vlogs. Noong nakaraan, pinag-usapan natin itong Insta360 One RS. Yung nasira siya, tapos na-repair sa service center. Then ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay action camera versus cellphone. Worth it pa ba bumili ng action camera kung meron ka namang cellphone na pwedeng isubmerge sa tubig or pwede sa light rain or pwedeng maulanan? Well, sasagutin natin yan ngayon. Pero bago ko sagutin yan, ito ay personal preference ko lang. Ako as user ng Insta360 One RS action camera and 360 camera at saka user ng cellphone or smartphone or habang pinopromote ko tong cellphone photography. Well, kung ako yung tatanungin kung adventurous type of person ka, well, maganda sa'yo yung ganitong klaseng camera or action camera. Kung yung camera mo is lagi mo siyang gagamitin outdoor, sa putikan, sa ulanan, naka-mount sa motor, nakalagay sa helmet mo, talagang adventurous type of person ka, kailangan mo nito, action camera. Pero kung traveler ka lang naman, or mahilig ka mag-travel, gusto magpunta sa mga kung saan saang lugar, mas preferred ko yung cellphone. Kasi ito nga, yung Insta360 natin, nasira siya. So, wala akong ginagamit for the past 2.5 months, 3 months. Hindi ko siya nagamit sa iba kong mga trips, sa mga gala ko, sa kung saan saan. Nagtsaga ako sa cellphone lang. And wala naman ako naging issue. Nakuha ko naman yung mga action shots na gusto ko. Pwede naman to sa ulan, pwede naman to sa, or mabasa. Hindi ko lang siya pwede ilublob sa tubig. Pwede ba to? Pwede rin yata ito ilublob sa tubig pero hindi ko ginagawa syempre. So ayun, kung talagang sa action shot mo siya gagamitin, mas okay to na meron ka nito. Pero kung typical na normal na tao ka lang na hindi naman laging ma-action yung buhay or yung ma-action yung ginagawa, hindi naman adventurous type, hindi ka sumusugod sa putikan, hindi ka nagbabike, or hindi ka nagmo-motor, hindi ka nag-skydiving, hindi ka sumisisid sa ilalim ng dagat madalas, mas okay na cellphone ka na lang kasi makukuha naman nito yung mga action shots eh. Pwede mo rin ito lagyan ng mga accessories kagaya ng cellphone clip. Pwede mo rin itong ilagay sa monopod na mataas. Pwede mo rin itong gamitin as vlogging camera. At saka kung ano-ano pa. And very convenient ang mga cellphone ngayon. Especially yung mga Android phones na matataas yung camera specs. At saka yung iPhone. Maganda na talaga yung mga camera nila. Pang video and pang photo. So wala ka nang hahanapin. So mas madali niyang makukuhaan yung mga bagay na gusto mong makuhaan. Especially pag nagta-travel ka or may kung ano ka mang ginagawa. Kasi sobrang accessible niya. Kasi cellphone siya eh, so lagi mo siyang dala. Kaya nga advisable din kung bibili kayo ng bagong cellphone ngayon is i-check niyo yung camera kung maganda ba siya. Yung actual camera, well pagdating kasi sa cellphone ang namamayagpag ngayon or yung magandang camera sensor is from Sony. So i-check niyo lang yung specs ng camera kung from Sony yung sensor niya. Maganda yung camera nun pag Android. Kapag iPhone naman, usually maganda naman talaga lagi yung sensor ng camera ng mga iPhone. So yun. So kung marerecommend ko ba yung action camera? Well, hindi. Kung normal na tao ka lang, kung nagta-travel ka lang. Pero kung adventurous type of person ka, mas maganda na meron kang action camera to capture the moments and yung shots na gusto mo in action. Kasi basically, kayang-kaya naman talagang kuhaan ng cellphone yung video or yung moment in action or kung ano man yung gusto mong makuhaan ng action camera, kayang-kaya naman siyang kuhaan ng cellphone. Ang limitation lang ng cellphone is hindi mo siya pwedeng i-mount syempre sa helmet kasi parang weird. At saka mas ano siya, prone siya sa drag or malaglag yung camera mo. Hindi mo rin siya pwedeng ilagay sa motor nang nakaganyan, especially kung masyadong mahal yung cellphone mo, hindi mo siya pwedeng gamitan ng ganun kasi baka nga naman malaglag siya. Mas secure syempre yung mga action camera kasi ginawa siya para dun. Pero other than that, okay na okay na yung cellphone. Pwede mo naman kailangan bumili ng action camera kung hindi mo siya gagamitin
mostly, or hindi ka naman masyadong nagtitake ng mga action shots or adventure shots or kung ano mang shots na ginawa para kuhaan ng action camera. So ayun guys, dito na muna natin tatapusin tong video na to. Thank you guys for watching Hate Photography TV, and ako yung may natutunan kayo, or at least I got you entertained. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to hit that bell and subscribe button to see more of my videos about photography and things that can be related to photography. And if you have questions, suggestions, or you have anything in mind, please let me know in the comment. Once again, my name is Hate, and I will see you in the next video. Mabuhay!